Hello guys! Welcome to my channel. Today's our video ay magbibigay lang po ako ng mga tips or konting information sa mga gustong magtrabaho dito sa Malta. Kung bago lang po kayo at hindi nyo pa po ang channel ko, just subscribe to my channel, hit the notification bell para sa mga susunod pang video. So, ayan guys, simulan na po natin. Well, this is a first vlog ko na I want to share lang ng mga experience ko dito sa Malta. Kasi madami nagtatanong sa akin kung paano nga ba or maganda daw ba dito sa Malta magtrabaho. Yan po. So guys, ang unang ano lang po natin na dapat nating i-consider kung kayo ay magko-cross na galing sa ibang country like Middle East or sa Hong Kong or Singapore papunta dito sa Malta na may namit na agent, ang kailangan lang po natin is alamin po muna natin kung talagang may employer tayo dun sa agent natin. Kasi madami dito ng mga kababayan natin na nakarating dito sa Malta through agent. Pero pagdating dito, maghihintay pa sila ng 1 month, 2 months, bago magkaroon ng trabaho. Guys, mahirap. Kasi unang-una, pagka ganun, kailangan may budget ka. Bakit may budget? Budget for allowance. Kasi dito, kailangan syempre, may yung titirhan mo, may bills ka doon, pagkain mo. Paano kung wala kang budget, pero wala ka pa rin trabaho, so saan mo kukunin yun? Yun, isa yun sa una nating dapat na i-consider. At saka madami dito na, kasi madaming gusto makarating ng Malta kasi pag narinig na, wow, Malta, Europe, oh, Euro ang sasahudin. Guys, hindi ganun kadali eh, kasi madaming agent na sinasamantala nila yung pagkakataon kasi syempre kumikita sila sa magkuha ng mga aplikante tapos ibabato nila dun sa agency kasi meron silang mga connected agency dito o yung mga agency naman na yun tanggap lang ng tanggap, ang dami nilang naka-line up pero hindi nila agad nabibigyan ng trabaho. Tapos ang pangalawang problema pa kapag cross country ka, wala kang OEC. Madami dito guys na kababayan natin na oo nga legal na nagtatrabaho dito sa Malta pero wala silang OEC. Ano ba yung OEC? Guys, ang OEC, bakit ba ganun importante ang OEC sa mga OFW? Kasi guys, ang OEC, ito yung balik manggagawa over na kailangan natin like OEC is a Overseas Employment Certificate na ibig sabihin legal tayong nakaalis ng bansa para magtrabaho kung saan man yung country destination natin. Ngayon guys, pagka kasi walang kang OEC, once na nandito ka na sa Malta, like example, dito madaming mga kababayan natin na walang OEC, ang disadvantage kasi noon, oo nga't legal ka dito nagtatrabaho sa Malta kasi hindi ka naman makapag-stay dito kung hindi ka legal. Dahil meron kang ID, may NI ka, may FS ka. Pero well, hindi ka makakuha ng OEC dahil dito may employer ka man, may kontrata ka man. Kung galing ka ng Dubai or Middle East or Singapore, kung saang bansa man na doon ka nagmula at hindi galing sa Pilipinas papunta dito sa Malta, hindi po kasi nagbibigay ang Polo Rome ng OEC dito. Ang sa lagi nilang sinasabi, ang pagbibigay po ng OEC ay sa POEA mo ipaprocess, which is sa Pilipinas. So kung wala kang OEC na nagtatrabaho ka dito sa Malta, hindi ka po basta-basta makapagbabakasyon sa Pilipinas. Dahil pag once na nagbakasyon ka ng Pilipinas, hindi ka po sigurado kung makakabalik ka dito. Ayan, madaming kababayan natin dito na kahit gustong-gusto na nilang umuwi sa Pilipinas, hindi po sila makauwi. So, yan. Kung kayo naman po ay galing sa Pilipinas at magtatrabaho kayo papunta dito sa
Malta, which is from agency. Ang agency naman po, para natin malaman na talagang legal sila, tingnan natin sa POEA kung lisensyado sila at kung may job order na sila. At saka ang requirements lang naman po ng placement fee sa agency is 1 month salary. Yes po, 1 month salary lang naman po yun dito, which is 800 euro. And yun po, kaya yun sa mga ibang mga tanong nyo pa po about dito sa Malta na gustong pang magtrabaho, just comment below at sasagutin ko po yan sa susunod na video ko. So, sa ngayon po, ito lamang po guys. Bye! Thank you!